12 yan. Okay. Okay, basahin po natin ng salita ng verse 5. No. Maganda itong basahin ay tungkol ito sa ating kaligtasan. In verse 5, salita nating babasahin, Romans 5 hanggang 12. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in your hearts by the Holy Ghost which is given unto us. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Died for us. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Reconciled to God, death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have received the atonement. Wherefore, as why by one man sin entered into the world, and by death by sin, so the death passed upon all men, for that all have sinned. Tayo po magpray. Dakilang Diyos, salamat po sa pagbabasa ng inyong mga salita, Banal na Espiritu. Malaya kang kumilos sa aming puso, Panginoon, at kausapin mo kami sa pamagitan ng inyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. At ngayong gabi, nandito kami magpasalamat sa inyo, Panginoon, at nawa ang salita muli ninyo, Panginoon, ay magpaalab sa aming mga puso para kami makapaglingkod pa sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at kami po ang benepisyo ng iyong kamatayan, sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon kami ng kaligtasan at masayang buhay na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga ginawa ninyo sa aming buhay. After kami maligtas, hindi lang kami niligtas, kundi binigyan mo kami, pa Panginoon, ng masayang buhay, masaganang buhay, mapayapang buhay na kasama namin kayo, Panginoon, habang kami nabubuhay dito sa lupang ito, Panginoon. Pagparain po ang salita, mahayag, tulungan mo yung lingkod. I am nothing, O God, without your power and wisdom and good for nothing tonight, O God. At maging makasama namin sa iba't ibang dako ng mundong ito na maabot ng mga salita ninyo, Panginoon. Continue to speak them through the Holy Spirit of God. Kaya we need your power and wisdom, guidance tonight. And Holy Spirit, we need revival tonight from heaven. Cleanse our heart, forgive our sins, all our iniquities, shortcomings, forgive us, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Okay, you may be seated. At salamat sa Panginoon. No? Yan po, ang title na minsan natin ngayon is found in verse 8. Yan po. But God commended His love towards us in that while we were sinners. The last phrase is Christ died for us. Christ died for us. Yan po ang minsan natin. Diyan natin kinuha. Christ died for us. Christ died for me. And Christ died for you. Amen. Sino ba tayo na mamatay ang Panginoon? No, para sa iyo at para sa akin. Amen. Who am I, di ba? No. Na ang Panginoon mamatay sa krus. O, para ikaw ay maligtas. Amen. Yan, makita natin, kapatid, no? Na maganda ngayon, ang mundo ngayon ay nagdiriwang tungkol sa kamatayan ng Panginoon. Amen. Kaya yung mga tao sa mundong ito ay nagkaroon ng nagbulay-bulay, no? Nag-observe, nag-celebrate, no? Ng tungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo.
Kaya mayroong mga iba't ibang klaseng celebration nating masaksihan. Oo. Mayroong mga nagpapako sa cross. Oo. Pero takot namang mamatay. Oo. Mayroong nagpapapalo sa likod. Oo. Nagpapaha, ano yan? Nalatigo. Yan. Sa likod. At pagkatapos niyan, balik na naman sa alak. Iyan po ang mga celebration. No. May mga tao naman na nag-celebrate, no? Pero wala silang idea kung bakit nagdiriwang ang mundo tungkol sa kamatayan ng Panginoon. Yung iba naman ay nakigaya-gaya lang. Kaya may mga tao na wala silang alam, no? Anong bakit nga ba namatay ang Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo? Oo. Marami pa nga nagtatanong, no? Nagki-question, no? Kaya kung siya Diyos, bakit siya namatay? Amen. Di na naunawaan niya na ang Diyos nag-manifest in the flesh. Amen. Siya ay nagkatawang tao, kapatid, para mamatay sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi nga ng salita ng Diyos sa ating binasa, in verse 9, much more than being now justified by His blood, be saved from wrath to Him, through Him. Amen? Justified by His blood. Kaya nagkatawang tao siya para magkaroon ng blood. No? Para tayo maligtas, we shall be saved from wrath. Yung wrath, sa puot ng Diyos. Oh, sa kaparusahan ng Diyos, sa galit ng Diyos, yan. Bilang makasalanan. Yan po, no? Kaya yun, magda natin ang mundo ay nag-celebrate ngayon ng kamatayan. Kaya mayroong holiday, no? Kaya tungkol, nag-celebrate ang mundo ng tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Oo. Kaya ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay hindi basta-basta ordinaryong kamatayan niyang kapatid, no? The death of Jesus Christ is not an ordinary death, but it is an extraordinary death. Extra. Oh. Kakaiba. Amen. Ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Imagine na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Iniwan niya ang langit, kapatid. Iniwan niya ang papuri ng mga anghel sa langit. Iniwan niya ang trono doon sa langit. Bumaba sa lupa. Oh, para mamatay sa cross ng Kalbaryo. Kaya we need to understand why Jesus Christ died for you. Amen. Oh, bago pa siya na pinako sa cross, kapatid, no? Ay pasan-pasan niya ang cross patungo sa Kalbaryo. Oo. At siya pa ay nilagyan ng kurunang tinik, no? Siya ay dinuraan sa mukha. Alam ba pag dinuraan ka sa mukha? Oo. Ay yan po ang pagkakilala pag naduraan ka sa mukha ay masyadong mababa na po ang tingin ng tao sa iyo. Oo. Ganun ang pagdiniraan ka sa mukha. Siya ay nubaran ng damit at ang damit ay pinagsugalan. Oo. Tiniis ng Panginoon ang hirap, kapatid. Doon. Oo. Nagsakripisyo. Oo. Siya ay nauuhaw at pinainom siya ng vinegar imbis na malamig na tubig. Hanggang siya mamatay sa cross, kapatid. Pero makita natin, bago siya malagutan ng hininga, ang kanyang huling wika, kapatid, ang tawag yan, the seventh last word. Anong sabi niya? It is finished. Amen. Christ died for us. Yan po ang Christ died for us. It is finished. Oh, sa Greek word, ay yan po ay telestai. Lagi nating binabanggit. Ibig sabihin, ang word na it is finished, Christ died for us, it is finished. Ibig sabihin, tinapos niya na. Ganap na. Oh, ganap na. Bayad na. Sa English, full payment. He paid it all. Yan po ang meaning ng Christ died for us. Telestai. Full payment, kapatid. Yan po, no? Kasi yan ang custom doon sa lugar ng Eastern. Pag ikaw ay bayad na, sisigaw ka ng it is finished.
Tetelestai, full payment ka na, sisigaw ka. O, yan po nagpapatunay, nabayad ka na at wala ka nang babayaran. Kaya ang kaligtasan natin kapatid ay hindi mo na kayang bayaran ng bautismo, pagsapi sa reliyon, paggawa ng mabuti kapatid, o ano man yan ng mga seremonya, mga pagsunod sa 10 utos kapatid. Hindi po yon ang pagbayad ng kaligtasan kapatid. Kasi ang kaligtasan natin ay bayad na. Eh, bakit ka pa magbabayad? Nabayad na. Oo. Ano ang tawag sa iyo? Pag bayad na, babayar mo pa. Aba. Oo, magpa-check up ka na. Oo, bayad na eh. Tapos babayaran mo pa. Oo. Kaya yun mga kapatid. Kaya nga sinabi niya, but God commended this love towards us in that while we were sinners, Christ died for us. Yan po, ano, lagi natin inanoy sa Romans 5:8, sa kasama yan doon. Minimemorize natin sa, ano yan? Sa soul winning natin, kapatid. No? Na, lagi natin minimorize yan. Maganda, i-memorize natin ang Romans 5:8, kapatid. Oo. Yan ngayon, ang tawag yan ay Roman Road to Salvation. We need to rememorize. Oh, gusto mo maging soul winner, i-memorize mo ang Romans chapter 3, ang Roman Road na yan. No? Romans 5:8, but God commended this love towards us in that while we were sinners, Christ died for us. Romans 3 verse 10, no one is righteous, no not one. At is written, no one is righteous, no not one. Romans chapter 3 verse 23, for the wage, ano yan? No one is righteous, no not one. Ma-memorize natin yan. Romans 3:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. No, Romans 10:13, for whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and believe in thine heart, thou shalt be, that God that raised Him from the dead, thou shalt be saved. In Romans chapter 9, 10 verse 9, verse 10, for the heart man believeth unto righteousness. Ano ba? With the mouth confession is made unto salvation. Amen? Dapat ma-memorize natin yan. Pagkatapos siya maligtas, ang sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Saved na ang tao. Amen? Kaya nga mga kapatid, no? Kaya bakit namatay ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo? Na sinasabi ng Romans 5:8, Christ died for us. He paid all our sins, kapatid. Kung tayo magbabayad, kapatid, naku, saan tayo magbabayad? Yan po ang number one. Christ died for us because of hell. No, is the penalty of our sin. Hell is the penalty of our sin. No, sabi ng Biblia, while we were yet sinners, Christ died for us, dahil tayo ay makasalanan, ang sabi ng Biblia, ang lahat makasalanan, kapatid. No one is righteous, no, not one. Amen? E makita natin sa Romans chapter 5, verse 9. Much more, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath. Oo, ng wrath, kapatid. Yung puot ng Diyos. Oo, kaya nga, sa soul winning natin kapatid, confrontational soul winning, hindi tayo nakiusap sa kanila, the wrath of God darating sa kanila kapatid. Oo, kaya nga sabi niya ng sabi yan sa 1 Corinthians pa yun, sa Corinthians, sabi doon, knowing the terror of the Lord, we persuade men. Mabagsik ang Diyos, mabagsik ang kanyang parusa kapatid, sa mga taong makasalanan. No, knowing the terror of the Lord, we persuade men. Pinipilit natin sila maligtas. Dapat maligtas ka, kaibigan. Kasi mabagsik ang Diyos ang impyerno. Oh, mahal ka ng Diyos, ayon niya pumunta ka sa impyerno. Kaya kapatid, pag ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, pag sila ay pumunta sa impyerno, that is not our ano yan yung, hindi na natin yan, hindi na sila tayo magsisi. No, hindi na tayo sisihin. Don't blame us. No, it is their choice going to hell. Amen? Kaya sama, sabi ng Panginoon. No. Alam ba,
sa impyerno, madali lang punta sa impyerno. Wala ka nang gagawin patungo sa impyerno. Oo. Magsilwining ka, ano ang daan patungo sa impyerno? Wala nang daan. Oo. Wala ka nang gagawin. Huwag kang sumampalataya. Wala ka nang gagawin. Dire-diretso ka na in the devil's hell. Salamat for by one man's sin. In Romans 5:19, makita natin. For by one man's sin, disobedience, many were made sinners. Dahil sa isa na nagkasala, amen. Tayo ay malahat ay makasalanan. Amen. But for by the obedience of one, shall many be made righteous. Dahil sa isa na nagsumunod, kapatid. Walang iba, sino yung sumunod? Ang Panginoong Jesucristo. He is obedient unto death. Amen. Tinapos niya hanggang mamatay sa krus, kapatid. He is obedient unto death, kapatid. No? Kaya nga tayo ay nagkaroon ng righteous. No? Na tayo makasalanan, unrighteous, we became righteous because there is one obedience. No? Yan po yung verse 19. For by the obedience of one, dahil sa isa na sumunod, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. He is obedient unto death. Amen. Hanggang kamatayan, sumunod siya, no, sa kalooban ng Diyos Ama. O, namamatay sa krus. Amen. Unto death. He is obedient unto death. Amen. Tayo hanggang kailan tayo sumunod sa Panginoon. Amen. Kunting problema lang, hindi ka na makasunod. Kunting ambon lang, hindi ka na makasunod sa Panginoon. Samantala ang Panginoon, He is obedient unto death. Amen. Hanggang kamatayan, hanggang tapusin niya, tinapos niya, kapatid, ang dapat mong bayaran sa impyerno. Kaya nga, He is our propitiation of our sin. Siya ang halili, siya ang kapalit, kapatid, ng ating, walang kasalanan, naging makasalanan dahil sa ating kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon. He made us righteous of one for by obedience of one man. No? Many be made righteous. Amen? No? Eh kung hindi namatay ang Panginoon Jesucristo, hindi sumunod doon hanggang sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya, hanggang dito lang ako, oh, sa paanan ng krus, hindi ko na kaya. Amen. But Jesus Christ, obedient unto death, He never quit, oh, until He shouted, "It is finished." Amen. Oh, tayo kaya natin tapusin. Oh, kaya natin kaya tapusin. Oh, ang Panginoon, "Till death do us part." Amen. Hindi niya binitawan ang krus hanggang siya malagutan ng ininga. Until is the last breath. Oh, until the last drop of His blood in His flowing in His body, it is finished. Amen? Kaya, mga kapatid, dahil sa isa na sumunod, no, tayo ay naligtas. In Romans 5:12, dahil sa isa na sumuway, sino yan? Si Adan tsaka si iba. For by one man's sin. Sabi rito, wherefore, as by one man's sin in Romans 5:12, sin entered into the world. Nagkaroon na, nagkasala ang tao, ang buong sanlibutan. And death by sin. Amen. So death passed upon all men. Amen. Death passed upon all men. The Bible is true. Amen. Death passed upon all men. Walang gamot. May gamot sa kanser, pero walang gamot sa kamatayan. Kahit anong yaman mo, oh, hindi mo kayang bilhin, kapatid. Oo. Oh. Oh, merong yung isang the rich woman in China. Sabi niya, "Dok, pagalingin mo lang ako. Ibibigay ko." Oh. Oh. Kahit ano, ilan pera ang gusto mo. Oh, babayad ako. Pero sabi niya, wala na akong magagawa. Oh, you will die. Oh, kaya tinapon niya ang pera at sinabi niya, "Money is nothing to a dying man." Amen? Isipin mo yan. Kaya money is only a piece of paper if you are a dying man. Amen? Kaya nga sabi rito, death pass upon all men. For all that
for that all have sinned. Walang matuwid kahit isa. Lahat makasalanan. No? Lahat makasalanan, kapatid. Kaya hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa, kapatid. Our righteousness is as filthy rags in the sight of God. In the book of Isaiah, tayo ay makasalanan, kapatid, lahat. Kaya ang tao namamatay because the penalty of sin is death. And after death, anong next? Hell. Oh, kung hindi namatay si Kristo, kapatid, after the penalty of sin is death. After death, the next thing is you go to hell. Amen? Kaya hindi lang basta tayo, hindi lang tayo basta namamatay physical, tayo ay mamamatay spiritual. Amen? Yan po. Kaya ang kamatayan ay hindi lang po physical death. Amen? Mayroon pang itinatawag na spiritual death. Amen? No? Ang sabi ng Revelation 20 verse 15 at 14, yan ang spiritual death. Amen? Akala ng tao, tapos na pag namatay. Eh, maliwanag sa Biblia, ang sabi ng Biblia sa Hebrews 9:27, and he is appointed unto men once to die, and after this, may kasunod pa, after this, judgment. After death, there is judgment. After judgment, there is hell. Ang sabi ng Revelation 20 verse 14. Anong katapos ng kamatayan? Akala, kaya maraming nagko-commit na suicide. Akala nila death is over. Amen? No. Death next and hell were cast into the lake of fire. And this is the second death. Amen? The first death is the physical death, but the second death is the death of our soul, because our soul will go to hell, separate from God totally for eternity. Because of sin is death. The next of death is hell, pag hindi ka ligtas. That's why Jesus died for you. Amen? Maraming hindi nakaunawa kung bakit si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon Jesu Kristo sa krus ng Kalbaryo. Because hell is the penalty of our sins. Salamat namatay ang Panginoong Jesu Kristo, kapatid, para ikaw maligtas, kapatid. Sa kaparusahan ng impyerno. Amen. Ay pag hindi kaligtas at namatay tayo, dire-diretso tayo doon. In the devil's hell. Amen. Ang impyerno ay hindi para sa tao, dahil ang tao nagkasala, nahulog sa kasalanan, kaya nandoon tayo magbabayad sa impyerno kasama ang diablo. Kaya nga ang impyerno ay totoo, hinanda yan ng Diyos para sa diablo, dahil ang tao nahulog sa kasalanan. For by one man sin, yan po, death pass upon all men. At may dalawang klaseng kamatayan, kapatid. Spiritual death and physical death, and spiritual and physical death. Amen. Hindi pa tapos ang physical death. May pangalawa pang spiritual death. Ano alam sa natin sa Luke 16? The rich man died when he lift up his eyes, being tormented in hell. That is the second death. The death of soul. Amen. Andoon na. Hinilip up his eyes, being torment. In hell, hell is real. May apoy na hindi namamatay. May uod na hindi matay. May pintuan, wala nang labasan. Amen? Yung building, kapatid. Yung mga building, hindi pwede na walang exit. Oo, mag-design ka ng building, hindi ma-approve sa City Hall pag walang exit. Hinanap nila kagad ang building. May exit ba ito? Saan ang exit nito? Oo, para pakatakas ka, pag nasunog ang building, may takasan ka. Pero sa impyerno, kapatid, walang exit. Doon ka forever and ever. May pintuan, walang exit. Yan po ang impyerno, kapatid. May entrance, no exit, kapatid. Kaya libre ang pasok, wala nang labasan. Amen. Kaya kapatid, no? Kaya nga mayroon tayong anniversary. That's why we have anniversary, because hell is the penalty of sin. Amen. Praise God for our anniversary. Thousands of souls saved. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya ganun na lang tayo kasigasig sa kaluluwa, kapatid.
Yeah, we preach one sermon, thousand souls saved. Amen. Yeah, praise God. No? Kahit wala tayong anniversary, we are looking forward. Thousand souls again to be saved. Amen. No? Pag-pray po natin. Hindi lang po sa Imus. Ano? Pasukin natin yung Bacoor, mga kasama, mga karatig na bayan, kapatid. Pasukin natin. Ihayag natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Because hell is the penalty of sin. Kung, mga kapatid, kung walang impyerno, bakit ba mamatay ang Panginoong Kristo? Amen? That's why Christ died for us. Because hell is the penalty of sin. Bakit may church pa? Kung walang impyerno. Amen? Kung bakit tayo pupunta dito every Sunday morning, Sunday evening, Wednesday prayer meeting, bakit hell is the penalty of sin? Kung walang impyerno, kapatid, mag-inuman na lang kami mga adult men. Amen? Kaya tayo nagsusulining because of hell is penalty of sin. Amen? Nang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Oh, anong dalawang klaseng death? Spiritual death and physical death. Amen? Oh, kaya mayroon ding dalawang klase na kapanganakan. Kaya nga sabi ni ng Panginoon kay Nicodemus in John chapter 3 verse 3, ye except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bakit? Oo, may dalawang kamatayan, dalawang klasing kamatayan, meron ding dapat dalawang klasing kapanganakan. Physical birth and spiritual birth. Amen. Kaya nga sabi ni ng Panginoon kay Nicodemus, at it verily verily I say unto you, oh, except a man be born again. Ano yung born again? Spiritual birth. Dapat na spiritual birth ka, Nicodemus. Or else, physical birth ka lang. Hindi ka kompleto. Oo. Sa impyerno ka pupunta. Kaya maganda makompleto natin. Mayroon ka ng spiritual birth. May physical birth, may spiritual birth ka pa. Bakit? May spiritual death. Hell is real. Amen. Total separation from God. That's the reason why Christ died for us. Amen? Makita natin sa Revelation 2:11. Revelation 2:11. Tingnan natin. Revelation 2:11. Ang sabi dyan, Revelation 2:11. No? He that had an ear, let him hear what the Spirit said over churches. He that overcometh shall not be hurt in the second death. Amen. Nandyan yung second death. Amen. Oo. Walang kapangyarihan ng diablo, ang impyerno, kung ikaw ay na-born again. Amen. In Revelation 20 verse 6. Amen. 20 verse 6. Makita natin, kapatid. Blessed is and holy he that part of the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priest of God and of Christ, shall reign with him 1,000 years. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo ay naligtas. Amen. Jesus born and die to save sinner. Romans 5:8. Amen. Kaya mga kapatid, no, second death is a total separation from God. And that is final death of our soul in hell in Revelation 21 verse 8. Amen? But the fearful, the unbelieving, the whoremongers, the sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire with brimstone, which is the what? Second death. That is the death of our soul. The final death of our soul, kapatid. Kaya, that's why Christ died for us, because hell is the penalty of our sins. Amen. Kaya salamat, Jesus died for you and me. Yan po, salamat sa Panginoon. Biro mo yan, tayo lang nakaunawa yung mga Kristiyano. Amen. Salamat na binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Jesus was born and died to save sinner in Matthew chapter 1 verse 21. Amen. Makita natin. No, naunawaan nila bakit ang Panginoong Kristo bumaba sa lupa. Basahin natin. Kasi maraming mga nagtuturo na si Kristo ay tao lang, kapatid. Hindi nila naunawaan kung bakit si Kristo naging tao. In Matthew 1:23, this is the fulfillment of the prophecy of the book of Isaiah, in Isaiah chapter 7 verse 14. No, na
na inulan na ang Panginoong mayroong darating na Misaya na tagapagligtas at dumating na po. And verse 21, in verse 21, Matthew 1:21, and shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Amen. Yan po, maliwanag. Yan ang reason why Jesus died. Oh, born and died in the cross of Calvary to save sinner. Amen. To save sinner from their sin. Amen. Sin is the payment. The payment of sin is death. And death next is hell. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo ay naligtas because hell is the penalty of sin. Ang sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sarado ng impyerno sa ating kapatid. Praise God! Christ died for us. Amen. Number two. Heaven is a prepared place for prepared people. Amen. Salamat. Ano sabi ng Romans 6:23? But the gift of God is eternal life, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Not through religion, not through Mary, not through church, kapatid, not through baptism, but through Jesus Christ is the only way to heaven. Amen. There is no other way going to heaven except Jesus Christ. No other name given among men whereby we must be saved. The name of Jesus Christ. Napakaliwanag ang kaligtasan natin. Amen. Oo. Mayroon pang kaligtasan. Magtitiis hanggang wakas. Amen. Oo. Tinapos na ng Panginoon ang pagtitiis sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hanggang kailan ka ba magtitiis? Oo. Kaya ang kaligtasan natin is a gift of God, is eternal life. Salvation is free. Oh, number two, heaven is a prepared place for prepared people. Amen. Salamat po. Inandaan tayo ng Diyos ng langit na bayan. Amen. Salamat. No? Hindi lang binigyan tayo ng kaloob ng Diyos na walang bayad, na buhay, na walang hanggan doon sa langit, kapatid. No? Salamat, kapatid. Na hindi lang siya namatay para tayo ligtas sa impyerno, kundi pinaganda pa tayo ng Diyos ng langit na bayan. In Revelation 21 verse 1, God created heaven. Pinakita ng Panginoon kay John the Beloved, ang sabi niya, and I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, there was no more sea. I saw a new heaven. Amen. Oh, nagkahanda na ang langit. I saw, nakita, pinakita na. Oh, ng Panginoon kay John the Beloved. Kaya nga ang Book of Revelation is the book of prophecy. Ano 'yan? Prophecy, history written in advance. Hindi pa nangyayari, sinulat na. Oh, sabi niya, nakita na ni John ang langit na hinanda ng Diyos. What a beautiful heaven. Amen. Pinaganda ng Diyos. Oo, there was no more sea. Amen. Kaya minaganda ng Diyos sa atin. Kaya hindi lang siya naganda ng bayan na langit, kapatid. Ay naganda pa siya ng mansion sa langit. In John 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled, believe also in me. In my Father's house are many mansion. If you're not so, I go to prepare a place for you. As I go to prepare a place for you, I will come again and receive you, that where I am, there ye may be also. Oh, sabi ng Panginoon sa mga disciples, huwag kayong malungkot, mga disciples. Huwag kayong malumbay. Huwag kayong madiscourage. Ako ay pupunta muna sa aking Ama at pinaganda ko kayo ng mansion sa langit, kapatid. Oh, he went back to heaven 2023 years ago na. Amen. Kung anong ganda. Nahanda, napakaganda na mansion. Oo. Nahinanda ng Diyos. Sipin mo, ang building, kapatid, tinatayo lang na mga 5 years, maganda na. Hindi ko lang alam yung building natin kung 52 days lang. Amen. There's nothing impossible with God. Nehemiah built 52 days the building, the wall. But our God, for with God nothing shall be impossible. Bakit? Nabasa niyo ba Genesis 1:31?
God created everything in 6 days. Amen. 6 days. And 7 day he rested. Amen. Ilang oras lang yan ginawa ng Panginoon. 6 days lang. He created the moon, the star, the sea, the fish. Lahat po, everything. He prepared everything for us. Amen. Sipin mo yan, bago lalangin ng Diyos ang tao, hinanda niya ng pagkain mo. Hinanda niya na ang mga kailangan mo. Hinanda niya ang lahat. Kaya wala tayong pagmamalaki sa Diyos kapit. Bakit? Everything He provided for us. Amen. Oh, bakit huli tayo dinalang ng Diyos? Kasi baka sabihin mo, ako ang kasama ng Diyos niya, naggawa ng mangga, ng mga ilog na yan, kasama akong Diyos diyan. Ako ang naguhit-guhit diyan. Oh, hindi, wala tayo. Hmm. Namulat na lang mata ni Adan tsaka ni Eva. Yan na. In the garden. No, yan po. He created all everything in 6 days. Why? Because for with God, nothing shall be impossible. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No. Kaya yung building natin, mayari. Bakit? For with God, kasama natin ang Diyos. Amen. Pag hindi natin kasama ang Diyos, mahirapan tayo. Isama natin ang Diyos. Isama natin ang Diyos sa bawat area ng buhay natin. Sa pamilya natin, for with God. Sa negosyo, with God. Pag wala ang Diyos, naku, mahirapan ka. Kapatid, lagi nating isama ang Diyos in every aspect of our lives. In our family, in our finances, in our everything, every area of our lives, isama mo palagi ang Panginoon. Amen. No, ganyan po, mga kapatid. No? What a beautiful mansion in heaven. Very luxurious mansion in heaven. Pinaganda ng Diyos yan. Luxurious. Napakaganda. Mansion eh. Amen. Pag binanggit mo ang mansion, iba yan. Amen. Iba yung ordinaryong bahay tsaka mansion. Napakalaki niyan. Alam ba sa architect, ang mansion ay almost 25 rooms. Matatawag mo na mansion. Amen. Binigyan tayo ng mansion doon sa langit. Pinaganda niya. Oo. Pinagpaganda niya. Ginastusan niya. Kung anong ganda niyan, kapatid. Pagkatapos, oo, kuripot ka sa Diyos, amen, na ang Panginoon bungga ang paganda niya sa iyo. Tapos ikaw ay, oo, nahirapan ka magbigay sa Panginoon. Pag nagbigay ka, napilitan ka pa, oo, basag na yung salamin ni Ninoy bago mo ibigay. Amen. Di ba si Ninoy may salamin? Nawala na yung salamin ni Ninoy. Nabali na. Kasi ayaw pang ibigay. Amen. Sabi ni Quezon, mabuti ka pa. Sabi ni Ninoy, buti ka pa Quezon, lagi ka sa simbahan. Amen. Buti ka pa Mabini. Lagi ka sa simbahan. Si Noy-Noy, kaya nakaganyan. Laging hindi nagsisimba. Dito ka lang, magsimba kami. Iniiwan si Noy-Noy. Oh. Kaya malabo ng salamin ni Noy-Noy. Ni Ninoy, amen. Oh. Iwan ko lang, mapalitan ba yan, no? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kapatid, oh. He created everything. He prepared everything for you. Amen. Pinaganda tayo, kaya nga kapatid. No. This world is not my home. I'm just a passing through. Amen. Oh. Di bali wala tayong bahay rito na maganda. Oh, kung wala kang bahay, huwag kang malungkot. Let not your heart be troubled. Don't be discouraged. Oh, huwag kang maawa. Oh, anong kanta natin 'yan? Huwag kang maawa sa kalagayan mo. Pagkat sa langit ang aking tungo, may mansion ako doon sa langit. Amen. Oo. Pag may mansion ka sa dito sa lupa, pag umakyat ka na ng langit, maiwan ng unsaved, mag-aaway-away pa sila. Imbis na maligtas sa impyerno po ulit. Amen. Kasi nag-aaway. Amen. Kaya kapatid, kaya this world is not my home. I'm just a passing through. Iwanan lang natin yung kapatid.
Oo, ang mga bagay na yan. Huwag tayong masyadong materialistic, kapatid. Hanggang kailan ba tayo titira rito? Ang sabi ng Psalm 90 verse 10, the days of our years are 60, 3 score, 60, and 10, 70, and 4 score, 80. After 80, anong sabi dyan? Soon cut off and fly away. Sabi ng James 4:14, life is like a vapor, a very little time, and vanished away. Ay, bakit ka mag-consume ng oras mo rito sa lupa? No. Kaya doon tayo mag-spend, kapatid. Mag-invest sa langit for eternity. Kaya ang mga in-invest natin dito sa church, doon yan makita for eternity in heaven. Yung mga binibigay nyo ng anniversary, mga kaluluwa, thousands of souls saved. Doon mo yan makita sa langit. Amen. Praise God. Oh, you are the bearer of the gospel. Amen. No. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Mary, blessed, ano yung sabi niya? Sabi ano? Mapalad kang babae. Blessed, ano yung sabi ng dyan sa ano? Nakalimutan ko na. Nabar ba na? Sinabi ng Panginoon, blessed among women. No? Blessed among women. Si Mary, di ba? Pina-blessed siya. Bakit? Siya ang nagdala ng ating tagapagligtas. Kaya blessed ka rin kung ikaw ang tagadala ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Blessed ka. Oh, among men and women, you are the bearer of our Savior, Jesus Christ. Kaya nga blessed ka, pinagpala ka pag ikaw ay nagsulwining. Bakit dala-dala mo ang Savior like Mary? Amen? Blessed is He. No? The bearer of the Savior, Jesus Christ. Oh, kaya nga sabi ni Paul, for I have the shame of the gospel of Jesus Christ, for this power unto salvation. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Napaganda ng Diyos, ng pinaganda ng Diyos naman yun sa langit. Amen? Oh, if you read Revelation 21 verse 16, napaganda. Makita mo? 21 verse 16. Tama ba yan? Alam mo kapatid, pag hindi ka nagsusulwining, maghinayang ka pagdating sa langit. Oo. Pag nakita mo na ang langit, in verse 16 na lang, and the city lieth four square, and the length as the breadth and the measure of the city is the reed 12,000 furlongs, and the length of the breadth and the height of the equal. And he measured the wall thereof 140 and cubit pitch according to the measure of a man, that is of the angel. And the building of the wall, sabi mo yan, building of the wall pa lamang kapatid. Ang wall lang kapatid is made of jasper. And the city was pure gold. Oo. Oo. Yung gold natin, nasa ngipin lang. Yung iba sa Cebuana na. Amen. Hanggang ngayon nandoon pa. Sa langit, kapatid. City was pure gold. Like a clear glass. And the foundation of the wall, city was garnished with manner, all manner of precious stone. The first foundation was jasper. Second is sapphire. The third is chalcedony. Fourth is emerald. Fifth is sardonyx. The sixth is sardius. Seventh, chrysolite. And the 8th is beryl, 9th topaz, 10th chrysoprasus, and the 11th jacinth, and the 12th amethyst. Amen. And the 12 gates were 12 pearls, very several gate of one pearl, and the streets of the city was pure gold. Amen. Pure gold, amen. Street pa lamang yan, kapatid. Ay napaganda. Kaya namatay ang Panginoon Jesucristo because heaven is prepared for you. Amen? No? Prepared for you. Kaya nga sa langit, kapatid, sabi ng Revelation 21 verse 4, and God shall wipe away all tears from heaven. Iiyak ka sa langit. Bakit? Ang ganda ng langit na ito. Tapos yung anak ko, naiwan ko. Yung asawa ko, naiwan ko. Si nanay, si tatay, naiwan. Ang aking kaibigan na naglilibre sa akin, naiwan din. Oo. Yung kumari ko, na inuutangan ko pag may problema, naiwan din. Yan sabi niya, God will wipe away all tears. Bakit? Ang ganda ng langit. Sayang na kung dito lang yung... Alam mo ba, pag ikaw ay ama o ina, ikaw ay parent,
Kung kumakain ka lang nga sa restaurant ng masarap, nag-iisip ka na anak, sana kasama ko si Gayus dito. Sana kasama ko si Joka, si JB, lalo na si JBL. Sarap nito eh. Kaya iyak ka eh, sa langit. Sayang langit na ito. Ako lang ang nandito, Bambira. Bakit hindi ka nagsusoul winning? Amen. That's the reason why soul winning is the main thing. Amen. Hindi ka nagsusoul winning. Kaya wala kang nakakay na kaluluwa. Kasi hindi maganda ang ating patotoo. Walang naniwala sa atin. Ang pangit ang ugali natin. Mabagsik tayo, masungit tayo. Hindi magandang patotoo. Kaya walang gustong sumama sa atin. Ayaw kong sumama dyan. Sila nga hindi nagkakasundo. Sila nga nag-away-away. Dagdag pa ako dyan. Amen? Kaya sila pupunta sa impyerno, iiyak ka, kapatid. No. Na yung sinanay mo, si kaibigan mo, si biyanan mo, ay sa impyerno pupunta. Ang ganda ng langit, na ginayang ka. Yan ang sinasabi. Oo, ng pelikula. Hindi na mabalik ang kahapon. Oo, kaya kapatid, oo, kaya samantalayin natin ang panahon na ito, kapatid. No, Christ died for us because of heaven is prepared for us. Oh, are you prepared going to heaven? Amen? Are you 100% saved? Kung saved ka, oo, dakit parang hindi ka Kristiyano. Amen? Parang hindi ka tagalangit. Anong sabi ng Philippians 3:20? For our conversation is in heaven from whence we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Anong conversation? Our lifestyle, ang buhay nating kapatid, ay dapat makita ang kalangitan. Amen. Dito sa lupa, sa buhay mo, sa buhay ko. Dapat makita na ikaw ay tagalangit, kapatid. Sa mukha pa lang, makita mo na, tagalangit ka na ito. Yung buhok pa lang ay lagat, tagalangit na ito. Oh, sa ugali pa lang, ah, tagalangit ito, sigurado ito. Maganda ugali nito. Oh, nakakalungkot, Kristiyano ka, pero ang ating buhay parang taga-impyerno. Bakit? Amoy usok, amoy asopre, amoy alak, amoy sigarilyo, amoy drugs. Oh, dapat kapatid, mag-ayos-ayos ka na. Mag-ayos tayo kapatid. Magmukhang langit naman tayo sa buhay natin. Magsalita naman tayo ng katulad ng kalangitan. Magsuot ka naman tayo ng katulad ng tagalangit, kapatid. Magsalita ka naman katulad ng tagalangit. Oo. Kasi, kapatid, nakakalungkot. Oo. Tagalangit ka, pero kapatid, oo, ang buhay natin, parang na tayo nasa impyerno. Amen? Sa kamunduhan. Oo. Yan pinapanood natin, mga kamunduhan. Oh, mga sodomite, kabaklaan, kalayan, karumihan, kapatid. Therefore, if any man be in Christ, he is new creature. All things are passed away, behold. All things becomes new. Amen. Yes, salamat sa Panginoon. There is what? Heaven prepared for us. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Sayang ang langit pag wala ka madala sa Panginoon. Amen. Kaya samantalayin mo na, kapatid. And number 3, the hope of His coming. Babalik ng Panginoon. Amen. Siya namatay sa cross, after 3 days He rose again, at siya bumalik sa langit. Ang pangako niya sa John 14 verse 1-3, I will come again and receive you, that where I am, there you may be also. Sigurado babalik ang Panginoon. Amen. In Matthew chapter 24 verse 36. Oo. The time of His coming is unknown. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. In Matthew 24 verse 36. Basahin nyo na lang yan, kapatid. Anytime pwede siyang bumalik, kapatid. Oo. His coming is a thief in the night. As a thief in the night in 1 Peter chapter 3 verse 9 and 10. Amen. Ang pagbabalik ng Panginoon as a thief in the night. Amen. Anytime He will come again, kapatid. Yan po ang pinaghintay natin. Why Jesus Christ died for us? Amen. He died because of heaven. Oh, in Titus 2:13. Oh, you have the blessed hope
Yan natin Titus 2:13. Maganda yan. O, baka pwede nyo makita yan. Titus 2:13. Blessed hope, the glorious appearing of Jesus Christ. Amen. Oo. Salamat ang Panginoon. Babalik is glorious appearing. Yan po ang ating inintay. The blessed hope. Looking unto the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen. Salamat sa Panginoon. Babalik siya. Kaya nga anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 19? If in this life you have hope in Christ, you are most men miserable. Kung ang pag-asa mo dito lang sa lupa, kawawa ka, pinakadukha ka, kapatid. Pinakahirap ka sa mundong ito. Bakit hindi po dito ang pag-asa? Hindi po sa kaimanan, material na mga bagay dito sa lupa, kapatid. Our blessed hope is the coming of the Lord Jesus Christ. He will come again and receive you, that where I am, there you may be also. Amen. Oo, maniwala sa hindi, babalik ang Panginoon. In Revelation 22 verse 20, surely I come quickly. Amen. Surely I come quickly in Revelation 20 verse 20. 22 verse 20. Amen. Babalik ang Panginoon na. Oo. Sabi niya, I come quickly. Amen. Pag sinabing amen, sigurado babalik ang Panginoon. No. Even so come the Lord Jesus Christ. Amen. Quickly. Oo. Kaya hindi ka pa nagsusurining kasi akala natin matagal pa babalik ang Panginoon. Bakit hindi pa babalik ang Panginoon? He is waiting for somebody to repent in 1 Peter chapter 3 verse 9. God is not willing any should perish but all should come to repentance. Amen. Nagantay pa siya ng isang tao na maligtas, kapatid. Nagantay pa siya the last souls to be saved. And the trump will sound. Amen. Kaya mga kapatid, alam mo sa langit, many surprises. Amen? Many surprises. In 1 Corinthians chapter 5 verse 10, hindi natin babasahin, wala nating oras, dahil dito natin anything. He will give reward for you, for your labor. God is not unrighteous to forget your labor of love. Bakit? One day, He will reward. In 1 Corinthians 5 verse 10, kung ano nyo sa TV, 1 Corinthians 5 verse 10, everyone will appear in the judgment seat of Christ. Amen. And God will give reward according to your works and labor of love. Kaya nga, we will finish our project in the labor of love because God is not unrighteous to forget your labor of love because He will give you reward, kapatid, in heaven. Amen. Reward, either good or bad. Oh, God will give us reward. Amen. Number, makita natin, He will give you a reward. Amen? He will raise the dead in 1 Corinthians 15 verse 50. Maraming surprise sa langit. Amen? Aba, mga namatay na matagal na nailibing. And the dead in Christ shall rise first. For the twinkling of an eye, the trump will sound, and the dead in Christ shall be incorruptible. Amen? Yan po. There is a rapture. One day, the rapture of believers, amen, in 1 Corinthians chapter 4, verse 13, and the dead in Christ shall rise first, amen. Kaya salamat sa Panginoon, amen. There is a rapture to every believer, amen. At pamaganda, kapatid, in the Revelation, amen, 20, verse 6, He will reign 1,000 years, amen. Sipin mo yan, babalik pa tayo sa bagong lupa, bagong langit, and He will reign 1,000 years. Oo, 1,000 years, amen. Oo, oo, dito kasama ng Panginoon. Saan natin yan makikita? Revelation 20 verse 6. Oo, sa mayanan. Yan, oh, blessed is the holy, he that part of this first resurrection in such the second death hath no power, but they shall pass unto Christ, and he shall reign with him 1,000 years. Amen. He will reign 1,000 years together with the saints to be believers. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Kaya nga, blessed. The last verse I am going to read. Oh, naganda pa, no? He will restore the tree of life in Revelation 22 verse 2. Sipin mo yan, ang naranasan ni Adan tsaka ni Eva in the Garden of Eden. He will restore again for you and me in Revelation 22 verse 2. In the midst of the street
on the other side of the river was on the tree of life, which bare 12 manners of fruits, yielded the fruits every month, the leaves of the tree were for the healing of the nation. Amen. Ibigay mo yan. Oo. Wala nang medicine, herbal medicine na sa panahon na yan. Herbal, oh. And the tree were, the leaves of the tree were for the healing of the nation. Sipin mo yan, wala nang doktor. Mga herbalist na. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya last verse ko, blessed. Revelation 22 verse 7. Behold, I come quickly. If the Lord will come today, are you ready? Are you prepared? Kasi niya, behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of the book, of this book. Blessed is he that keepeth the book na natili sa salita ng Diyos. Amen. Just stay in the book of prophecy. He will come again. The hope of his coming, the blessed hope, his glorious appearing. Why Jesus Christ died for you, for us. Hell is the penalty of sin. Heaven is a prepared place. Hope of his coming, the blessed hope and glorious appearing. Tayo po magpray. Dakilang Diyos Ama sa langit, salamat po. Napakaraming benepisyo pala ang iyo.